Ate, mahal na hari, Pilipon Ondo, Triambulan sa Happy Birthday anniversary sa ating pagkakita. Magandang hapon sa ating lahat, mga kasama dito ngayon. Nasa malayo, kahit bagyo, maha, labang inyo para magkasama. Kahit umasok na siya ng mga libu-libo, gastosin, init, ulan, gabi, araw, gagawin niya yan. Basta utos ng Panginoon, gagawin niya yan na magiging mabuo ang iyang hinahanap. Yan ang ano natin, yan ang mga trabaho natin ngayon. Kung darating man ang panahon yun, darating na ang panahon natin, ang ating gagawin na lang natin kung kailan ito. So ngayon, mayroon akong idugtong dito. Sa panahon ni ano, ito. Ba't ito lang sound? Ha? Magpuso ka na? Ito. Dito tayo muna ni Hakob. Di na ka magsulat natin. Ito ni Hakob, totoo yan. Ano, panahon ni Hakob. Sa Kanaan siya nagkapira. Mayroon siya. Sabi sa lawan. Anak. Ikapresi ko. Ngayon, atong siya ibalik sa ngayon. Sa ngayon, ibalik natin. Oh, hindi. Yung noon sa Israel, sa Kanaan, yan kami noon ha, sa ano, sa Kanaan, Jacob. Ngayon, ibalik naman natin dito sa bansang Israel, dito sa Isos, mayroon din siyang dalawang apostoles. Labing dalawang apostoles. Ngayon, nung panahon na yon nga, si Mahal na Hari, naghahanap siya sa mga apostoles. Para makilala si Mahal na Hari nga siya, si Jesus ang niyang dinala, na siya si Jesus, makilala siya, ano ang dinala niya? Apostoles. Ang iyan dinala sa permission, apostoles. Dito, sa mga dusi na yan, kasama ako sa paglalakad nila, kahit saan sila pupunta. Ito kami dito sa Manila kasama ng yung mga luma ng mga ano, yung mama ni o papa ni Nuno, yung mga matanda na, yan ang mga kasama ko noon. Lahari Binancio, andyan pa sila. Kahit saan kami dito, nakarating kami ng Araya. Para lang, utos ni Mahal na Hari yun, utos ni Mahal na Hari. Ngayon, dito na, kasama na ako dito. Sunod-sunod ako sa kanila kasi utos ni Mahal na Hari, di ba? Anong gusto ni Mahal na Hari? Kasi dahil nagtanong ni Mahal na Hari, kasi siya naman ang ating Panginoon. Kailangan sumunod tayo. Kahit naman, lapag minsan sa ating kalooban, siya na pamilya tayo, ganyan. Oh, pero intindihin natin, dahil si Mahal na Hari, para naman sa lahat at kabutihan sa ating Panginoon. Dito naman tayo, 12 apostoles, 12 apostoles. Darating naman tayo dito sa ngayon. Wala na. Dito naman tayo ngayon. Ngayon na nga sa naanas siya sa kapitan. Nabuo na niya yung 12 ka mga apostoles, nakita na niya 'yan. Nakita na niya 'yon, nabuo na niya ang 12 ka mga apostoles. Dito naman tayo ngayon sa kapitan. Ang dosi niya ng mga anak ni Jacob, kasi Jacob na talaga siya dito. Isa siya, tapos Jacob na talaga siya dito sa pagdating sa dapitan. Sinabi ni Mahal na Hari na ang iyahang anak na dosi ka mga yung mga gates. Sabi niya sa akin, ito, dili lang po ka mag-anuhan. Dili lang ka mag-anuhan ba? Kung baga, kung hindi ba, ano pangalan niya nga? Yung sinasabi ko, wala akong kinakampihan dahil lahat naman tayo galing tayo doon sa sakripisyo na yan o natin. Yung sa atin, kwento lang ba kung anong nangyari ko. Dito tayo. Ngayon, sabi ni Mahal na Hari, nabuo na niya yung dusi ka mga apostoles. Paghanap niya yung hasa panahon na hinahanap. Tapos sabi ni Mahal na Hari, yun, sabi niya sa atin, at hanggang sa lahat. Sinasabi ko,
Kahit alam ko na naman yan. Kasi may nag-aaral eh. Kung ilang yan, mahal na hari, basta para sa iyo. Yan ang sagot ko. Hindi sa tumido. Ngayon ito, nagtanong ako sa kanya kasi nabuo na rin yung 12. Inyong 12, walang kapatid na babae. Alam ko rin, habang umalis kami, nandiyan silang binansyo, alam mo yung binanina, habang umalis kami, sakay kami, nagtanong ako, bakit kasama ako dito sa 12? Nga, kung 12, 12 lang silang magsangyaw. Yan ang isip ko lagi doon pag aalis kami. Pero hindi man ako tumasagot dahil sinahari naman ang nakaalam sa atin. Doon, okay, nabuo na yon. Dito na din tayo ni Jacob, doon sa dapitan. Hinahanap niya yung mga anak niya na 12. Kasi si Mahangari doon, Jacob na, para makilala siya nga siya si Jacob, ginampanan niya lahat yon. Yung sa iyang pagkalima ng asawa, ipag-anong yan, yan ang kriteriya sa kanya. Natumira siya doon sa Malayan, saksis ng bibig. Natumira sa Samalala ng 7 taon para lang makita niya yung pinahanap niya ng 2 magkapatid. Kaya sa kanya, yung asawa na niya, nagiging kasama niya, yung si Raquel at saka si Lia. Yan ang hinahanap niya. Yan, nakita na niya yan. Nakita na niya yung mga asawa noon hanggang sa 4 na nabuo niya yung mga katulong. Nabuo na niya yung 4. Balik tayo dito. Pasensya na nga kasi hindi ko maano yung mga istorya nga. Kumbaga, ma-perte ko. Dahil alam mo naman yung salita natin kasi yung sinusundan ko, ayaw ko gumamit ng Biblia kasi hindi ako nagbabasa. Nagbabasa ako, pero katong kamahal na hari nga mga preaching, basa ko doon yung iyahang mga sitas ba doon lang. Pero yung tungkol naman doon sa, kumbaga mayroon tayong basahin nga, tayo lang din ang magsulbad, ay mahirap yan. Kasi alam mo, ang Biblia, malalim nga kahulugan yan, hindi natin alam yan. Dito lang ako. Pagdating dito, sa 12 nga mga gates, sabi ng halari sa akin. Sabi niya, yun. Ngayon, nandiyan na yung 12 ka mga apostoles, makita ko na nabuo ko lang sila. Sabi niya, huwag ka nang sumamang sa kanila. Yan ang sabi sa akin. O di ako, nag-ibubo ko sa akin kaugalingon. Ano, hindi naman ko pasamahon nga. Sa una, tuyog man ko. Bibisita po tayo. So, noon, kasama-kasama ako kung saan misyon. Nakinig ako sa kanya. Sabi niya, huwag ka nang sumama sa kanila. Nagtanong ko, kinag-ibong magkuman, hindi na ko niya isama. Basi, hindi na ko itsapwira dahil hindi natin alam. Tawa lang tayo, nagsasala tayo. Yan ang ano ko doon. Bakit mahal na hari? Yan ang sabi ko sa kanya, sabi niya, hindi ka na doon kasama dahil ikaw, ipang isa na, ikalabing tatlo, anak ni Jacob. Anak ni Jacob. Yan ang sabi sa akin. Kung ganun ba mga nangyari sa ako, huwag ka nang sumama sa mga apostolis. Di siyempre, ako po, natuwa po ko dahil nakatulong ako sa panahon ng nagmisyon. Nakatulong po sa gawain ni Mahal na Hari. Yan ang ano ko doon. Dito. Ikaw Mahal na Hari dahil ikaw man ang nakaalam sa lahat kasi ikaw naman ang nagdala sa drum sa kalibutan, ang sabi ko. Sa huwag ka na doon sumama. Tanong ko, Mahal na Hari. Magtanong ako sa iyo ha, pasensya na po, ikaw ba ko ang Diyos, anak ko. Pero sa unsa man, ano ba yung mga apostolis Mahal na Hari? Sabi ko, sa panahon doon ay, Jesus. Ang sagot niya sa akin, Hari ha, istorya to ha, totoo yung akong istorya. Ayaw lang po siya. Ang mga apostolis doon, yan ang mga, ano ni Jesus, mga, mga tinunan ni Jesus, mga kasama ni Jesus sa panahon po siya ng ga-sangyaw. Iningo po. Manari na mali dahi ko, nawaw mali dahi ko. Kakumidya na lang po ko, kaya parin po siya masuko. Sabi niya, hindi man, tama araman to. Na ngayon, nabuhat na ako ang tanan, nabuo na ako ang tanan, andyan sila. Dito ka naman, dito sa ni Jacob, sa 12. Ay ikaw man ang
tatlo na panako na kong anak, sabi niya, dito ka na, sabi niya sa akin. Sabi ko, oh, ikaw may nakaalam ng mahari, ikaw ang masunod. Sabi ko sa kanya. Pero sa totoo lang po, sa totoo lang ha, yung mga kasama ko noon, kasi sila, malapit din ako sa nila dahil yung pag-mission namin, kasama ko sila eh. Hindi din ako, ganun nga, sinasawa, ganun ako sila na ito mali ang ginagawa. Hindi ko rin kung ano man, yan ang sabi ko, kung ano man ang nagawa natin, siyempre tao man tayo magkakamali. Bawat isa sa atin, sila pato, kung hindi ka nagkakamali, hindi ka rin natuto. Yan ang sabi nga doon. Wala, hindi ko na. Balik tayo doon. Nabuo na niya yung 12 anak ni Jacob. Sabi ko, mahal na hari, dito ka na. Sabi ko, mahal na hari, bago na naman istorya yan. Sabi ko, sabi niya, hindi, hindi. Yan na ngayon, ang huli niyang hinahanap yung 12 gates. Dito ka na sumamas kanila, Bion, at mag-mission. Sabi ko, mag-mission pa rin na sila, sabi ko. Sabi niya, oo, may mission, sabi niya sa akin. Oh, maumanay mo sa ngayon, Bion, sabi ko, nilagay kita sa NCR. Sabi ko, mahal na rin, nilagay mo ako doon, ang laki-laki ng lugar na yan. Tapos, wala na ba di pong kaalam-alam yun anong preaching? Oh, siyempre, mureklamo ka kay, sa'yo na, biro ka ng Manila. Biro mo yung Manila, hindi yan basta-basta. Naharapin natin, nandiyan yung lahat ng mga tao na pinakamatalino. So, siyempre, prank ako doon yung mahal na hari. Eh, alam mo naman sa mahal na hari nga. Pagkangalan na tagal natin kasama, parang open na tayo sa kanya kung ano ang mga dapat natin itanong. Yan ang ano ko doon. Sabi niya na, hindi. Na, maglagay ako doon ng ilang mga NCR? 22, no? Yung mga lugar doon lahat, lagyan ko. Sabi niya, wala ka nang gagawin doon. Wala ka nang gagawin doon. Kasi sila, mga preacher din yan sila. Sabi niya na nangyari sa akin. Ako, isip-isip ko, mayroon akong katulong sa pag-ano, yung pag-preaching. So, hindi man ito, kung kailan doon ka, kayo lang ang kikilos. Sabi niya, hindi, tulungan tayong lahat. Yan ang sabi sa akin, yung mahal na hari. Yan ang sabi sa akin. Ngayon, na nangyari man niya, ang mga apostoles, nilagay na sa mga region, talagang nag-uuri talaga ako. Paano na po sila makuha ka ngayon? Upang patulong ko nga, may preaching sa Manila nga, kanya-kanya naman silang gawain. Naman, sabi ng nangyari na, pwede mo ka rin silang kukunin panahon na mayroon kayong mga lakad sa NCR. Mahiya na tayo dahil kanya-kanya naman tayo. Ang iba, pag nilapitan mo, ang sasagutin ka na, uy, sa inyo na yan, bakit pa kami kailangan? Oo, ganon. Narinig ko yan. Ngayon ako narinig yan. Kaya, mahiya tayong lumalapit sa kanya. Kaya sa atin, ngayon, kasi dito naman tayo, patuloy naman yun ang ating trabaho, tulungan na lang tayo. Hari, sa inyo, kung panahon kami mga ilangan sa inyo, thank you. Ano lang kadaan, kay isang samahan lang tayo, si Mahal na Hari, kung anong sinusunod nila, ganun din sa atin, si Mahal na Hari din lahat ang nagbuo sa atin dito para magkaisa tayong lahat. Yan ang ano sa atin, hindi tayo magsisiraan, hindi tayo ganyan na ako to, mas mataas pa ako sa inyo. Ganun ba? Hindi tayo ganyan dahil si Mahal na Hari din ako tinitingnan. Kasi si Mahal na Hari, kahit anong sira sa mga tao sa kanya, hindi din siya nagpapataas, na siya mataas. Kung mataas mo yung nangialam sa kanya, mas mababa pa doon si Mahal na Hari. Ganyan ang pagkunga sa kanya ng tao nga. Tuloy-tuloy ang pagsunod sa kanya hanggang ngayon. Dahil yan ang tinuturo niya sa atin, yung magpakumbaba tayo. Kung ano man ang mga problema natin, tulong-tulong na lang tayo.